What's up, guys? Welcome to another episode here in Daddy Buting Ting's YouTube channel. So for today's video nga, mga Buting Ting, ay mamamasyal tayo sa beach na malapit lang dito sa atin. No, so dito nga tayo sa Adelaide, South Australia. At mamamasyal tayo doon para makita natin yung magagandang views na pwede natin makita doon. At syempre, yung mga ibon na pwede natin makita ron. Hindi mawawala yung mga ibon na yan sa itinerary natin. No, so pupunta tayo ngayon by public transportation. So, first time ko to na gagamit ng public transportation dito sa South Australia kasi yung pinapasukan kong trabaho ay sinasabay lang ako ni Tito Ronald. Eh. Shoutout tayo kay Tito Ronald na nagsasabay sa akin papasok ng trabaho. So, ngayon, ito. First time ko mamamasyal dito nang ako lang mag-isa at ng public transportation. So, samahan nyo ako maligaw. Oh, no. Mamasyal, no? Sana hindi tayo maligaw. So, ang sasakyan natin ngayon ay train, no? Merong bus stop dito sa may ano, malapit dito, kaya lang mas malayo yung ruta niya, tapos lilipat pa ng ibang bus, kaya mas mabilis sa train. Kaso maglalakad tayo ng mga 10 minutes. So simulan na natin yung paglalakad para hindi tayo masyadong gabihin. At 12:30 something na dito. So dito nga pala nakatira, dyan sa puting bahay na yan. Wow! Kasi hindi sa ating sasakyan yan eh, kaya hindi pa ako makapamasyal ng malayo talaga. So magpa-public transport tayo. Dito tayo nagre-rent dyan sa malaking puting bahay na yan, kina Tito Ben. No, so isang room lang naman yung atin doon. Isa tayo sa mga nagre-rent. Yan, so punta tayo doon sa may train station. Lilipat pa tayo ng highway niyan. So ito, nandito na tayo sa kanto ng suburb natin, no? So yung tawag sa mga parang subdivision dito is suburb. Yan. So ito na yung pinaka-kanto ay highway. Napaka-busy ng highway dito, ang daming dumadaan. So, lilipat tayo dyan, tapos sa may banda likuran na suburb na to, nandun yung train station nga, mga 10 minutes yung lalakarin natin. Sabi sa Google, sana hindi tayo iligaw ni Google. Google yan, bubulol pa. So, yan. Tatawid muna tayo. So, ito guys, nakalipat na nga tayo, na galing tayo dun. Ayan, tawid tayo, papunta dito sa kabila. At papasok tayo dito sa isang suburb. Dito, suburb. Papasok tayo dito sa kanto na to. Then, didiretso pa tayo papunta dun sa may train station nila. Ito guys, papunta na tayo sa bus. Ayan, dahil dun tayo sa kabila, sasakay. Dito sa underpass nila. Halos tao. So ito na nga guys, nandito na nga tayo sa pinaka platform kung saan natin hinihintayin yung train. Ayan o, so habang hinihintay natin train, ang daming ibon eh. Sabi, kahit saan talaga, puro ibon dito sa style. Puro ano, lorry ito. Ayan, ayun na, tumunog na, mukhang darating yung train. Okay guys, nakarating na nga tayo dito sa may Brighton Station. Ayan, doon tayo galing kanina. Hindi ko na nakuhanan yung pagbaba natin ng tren. So, pupunta na tayo ng Brighton Beach. Hahanapin ko lang nito kung saan papunta. So, sana hindi tayo maligaw. Pero palagay ko tama naman itong pupunta natin dito. So guys, mukhang tama, no? Hindi tayo naligaw. Dahil yun, may natatanaw na akong dagat. Ayan, ito ba? Ayan, no? Dagat na, kaya siguradong tama yung pinuntahan natin. So let's go! Tawid na tayo. Oh, pinagbigyan tayo. Wow! Meron silang ano, yung dugtungan ng ilog at saka ng dagat. Ayan. Dito nag-i-spill palabas yung tubig galing sa metro. Palabas dito sa beach, dito sa Brighton. Ayan, dito yan sa may Adelaide, mga Buting Ting. Napakasarap ng ano, ng hangin, ang lamig, grabe. Yung may tubig na, tapos napakalamig pa ng hangin. Grabe lamig sa kamay.
Hindi pa mo naka-gloves. Pero hindi uso gloves dito. Matitibay sa lamig yung mga puti. Tara, pasyalan natin yung dagat, no? Lakad tayo sa tabing dagat. Okay guys, eto na ang kanilang white sand. Pumakanda lang chinelas. Baka puno ng buwangin. Eto sapatos natin, ha? Di bali, okay lang. Sulit na pa. Ang ganda rin ang beach nila, oh. Kaya lang, medyo delikadong lumangoy dito, lalo na kapag ka lumayo ka. Nako, maraming pating dito sa Australia. Oh no! Kaya kapag ka magsiswimming kayo, gilid-gilid lang. Ayun, no, tignan nyo, nasa gilid-gilid lang sila. Kasi pagka dating banda dun, ako po, baka hindi ka na makabalik ng buo. Lapit na ano ka na, nakagat ka na ng pating. Marami din pating dito. Ayan, mamaya tayo dun, oh. No? May ano dun, oh. No? Bagay sa Siargao. Dun yung mga apang. Punta natin mamaya. Ano yun? Fishing spot yun. Pero dito muna tayo. Ay, may ibon na ako nakakita. Ayun, no? Ito, ang gaganda, oh. Mukhang mag-asawa din, eh. Dalawa, eh. Panay dalawa nakikita kong ibon dito. Wala ko nakikita mag-isa. Laging mayroong kapares. Ayan, oh. Ano yan? Mga fish eater to mga to. Hindi ko nga lang alam kung anong klaseng species ng ibon to. Pero baka kalahi ng mga seagull, mga ganun. Yan. Pero yan yung mga ibon na kumakain ng isda kasi sila lang naman yung mga tumatambay sa dagat eh. Yung mga fish eater natin na ibon. Cute oh. Hindi ako makasipol. Natutuyo yung bibig ko sa hangin. Eh, tumatakbo na. Tumatakbo. Oo, lilipad na. Uy, yun pala, ang dami. Yun, ang dami pala dun. Ayun po. Grabe, ito. Lapitan natin, ha. Oo, nagdadatingan to. Ang gaganda, oh. Nako, lilipad. Natakot sa atin. Ano kayang klaseng ibon to? Comment nyo naman kung alam nyo kung anong klaseng ibon to. Tara, hanap pa tayo ng ibang ibon dito, tsaka na ibang mga view. Wala pa ganong namamasyal kasi malamig pa yung panahon eh. Siguro pag summer, napupuno siguro to. Pero ngayon, wala naliligo. Dalawa lang eh, nagtatampis ako lang. Nagtatay ata. Wala alas tao, konti lang. Konti lang tao dito sa beach. Malamig kasi, ang hirap maligo ganito. No? Paano nga naman magbababad ng napakalamig? Sobrang lamig sa kamay, oh. Kahit na may araw, malamig pa rin. Hindi mo kakayanin magbabad. Pwera na lang doon sa dalawa na yun, oh. Ibay pa lamig, oh. Ito guys, malapit na tayo doon sa tulay ng mga fam. Joke lang. Ayan, sa pinaka-fishing spot nila dito. Jetty yung pangalan ng bridge na to. Ayan, so ano yan? Para sa mga nag-fishing talaga dito sa Adelaide yan. Taba o. Tignan natin. Yun, nandito na tayo sa itaas. Sa tulay ng mga apam. Australian version. Pero dito talagang puro apam dito. No? Puro mga puti pala, sorry. Dahil siyempre, nandito tayo sa Australia. So tayo ang mga foreigner dito. Ano, nakasama no? Mga ibon o. Oh. Iingay pala ng mga ibon na to. Sila o, nagliliparan o. Ayan o. Liliparan sila. Haba din ang tulay o. Ang ganda o. Kita mo yung beach o. Pagka nandito ka na o. Hindi ka man makalangoy dito. At least, kita mo yung ano. Ah, napakakapunta ka pala dito. At least, hindi ka lang pala nakakalangoy. Safe ka. No, sa mga pating. Ang haba pa nito. Yan ang haba pa. Si tatay, nag-i-bike pa. Ah, tingin tayo ng pating mamaya. May makikita na tayo yung pating sa baba. Ay, eto. Tingnan natin yung mga isda na pwedeng mahuli dito. Ayan, merong ano.
fish measuring station kasi meron lang mga allowed na size na isla na pwedeng mahuli dito. Pagka undersize, kailangan pakawalan. Ayan o, fish measuring station. So kapag ganito, ayan yung sukat niya. Minimum size niya is 14.5 centimeter. O tama, centimeter. Ayan. Tapos ito, albacore. Wala ko ano, tuna. Albacore, yung mga ano niya. Yung mga minimum size na pwede mong hulihin. Tapos meron ding limit ha, pagka naka-boat. Meron kasi mga nagbo-boat tayong katulad nun, may nagbo-boat. Yun, namimingwit sila sa medyo malalim na. Malalaking isda na yung nakukuha dun. Meron ding limit. So yung ganitong isda, 6 lang per boat. No? So may limit talaga sila, kaya hindi na overfishing yung isda. Alagang-alaga talaga nila yung mga wild nila, no? Kahit sa dagat pa. Yan, no? Meron ding ano, Southern Rock Lobster. Ang sea urchin din, no? O, yan. Ayun, ito, pating, no? Combined school gamit shark limit. Talaga may pating, di ba? Habig sa inyo, school shark. Pwede ka rin makabingwit ng pating. Kinakain pala to. Pero siguro hindi ito yung mga great white shark na nangangain ng tao. O, minimum size, 45 centimeter. O, 6. Pagka nakabangka ka, pwede nga 6 hulihin mo. Pagka tao, 2 lang. Yan. Ito, malapit na tayo dito sa pinaka dulo nitong bridge. Ayan, meron pong tower dito. Dami ng fishing. Pag meron na tayong sasakyan, kasi mahirap pagka then travel lang natin sa train yung mahuli natin kita, manalansa, nakakaya naman. Ayan, pagka meron na lang tayong sariling service. Medyo kinakabahan ako, baka mahulog yung cellphone natin sa dagat, wala nang balikan to. Mabingwit tayo. Baka tayo ba? Ito na yung pinaka dulo natin. Ganda, ha? Ayun na yung bridge ng mga apang. Joke lang. Fishing, ano nila ito? Fishing bridge. Jetty. Jetty bridge. Ano, sorry. Meron pa ng ano doon. Pala fishing rod. Ayan, ito yung beach natin dito sa Adelaide, mga buting-ting. Medyo hinaan ko ng konti yung boses natin para hindi naman tayo masyado nakakaya. Siyempre, foreign language yung ginagamit natin. Ayan, sa summer, babalik tayo dito kapag tayong pwede maligo, no? Kahit sa gilid-gilid lang tayo. Sa isang dagat. Tsaka ang ganda ng sand, di ba? White sand. Ano nga lang, medyo makalat lang ngayon kasi yung weather ngayon dito madalas sumulan, kaya yung mga may mga parang seaweeds na natuyo ingatan ngayon sa gilid ng ano, ng beach. Pero pagka summer siguro malinis na malinis siya. Ito ang ating fishing spot dito sa Brighton, Adelaide, South Australia. And dito tayo ngayon sa Jetty Bridge fishing spot. Ayan, fishing spot talaga siya. Dito naman tayo sa seaside. Marami nagbabike, marami nagjogging. Yun, dito tayo galing, ha? Konti lang ang tao, hindi na pupuno yung beach, no? Ganda dito. May mga bahay. Maganda. May mga bahay dito. Sarap sana dito. Kasama mo yung family mo. Sana one day, mabuo kami dito.
Kasi ngayon, ako pala mag-isa nandito sa Australia. Kaya, okay, one day, makarating din dito yung buong family ko. So, ayan, mukhang nalibot na natin itong buong beach. Mahaba ito eh. Gandun pa to. Pero baka hindi na natin puntahan yung pinakadulo. Medyo nagugutom na rin ako. So, tignan naman natin kung ano yung masasarap na pagkain dito sa tabi ng dagat, dito sa May Brighton. Hanap tayo ng makakainan natin. Ito yung mga kainan. Ayan o, ang gandun. Tingnan natin kung saan tayo kakain. Ito, bakery. Brighton Jetty Bakery. Tingnan natin yung iba kung ano pa. Meron din Vietnamese street food, oh. Saigon. Oy. Oy ba, all? Sa yun, may Saigon siya, oh. Ang Miss Saigon. Ito, mga Thai, oh. Thai in cafe. Dami pa rin kasi ibang lahi dito, eh. Kaya iba't ibang klase ng restaurant yung makikita. Tingin mo tayo sa kanan. Pag tumatawid dito sa Australia, unang tingin mo bago ka tumawid ay kanan. Kasi baliktad yung ano nila dito, steering wheel. So tayo, sanay tayo sa kaliwa. Ang laking ibon! Grabe, buhay ba to? O statua lang? Ayun, oh. Pelican. Pero parang statwa lang pala. Laki. Nagulat ako. Okay, so ito, nakapili na nga tayo ng kakainan. So dito na lang tayo kahit sa may Saigon Oy. Oy siya eh, kasi that are ayun. Saigon Oy. Yan. So tignan natin kung masarap yung Vietnamese street food dito. Thank you. Thank you. Ito na siya, guys. Ayan, Vietnamese roll. Yung in-order natin. Gulay din pala to. Mapapalaban tayo. So, yung palaman niya ay pork. Ayan, so tikman natin yung parang hamburger ng Vietnam. Parang ano? Para lechon babo yung palaman, sarap. Itong lasa yung baboy. Lasa talaga lechon. Lechon baboy. Sulit na. $11.50. Sarap, sarap. So ayun, mga buting ting, sogbu na tayo doon sa kinain nating Vietnamese food, no? Yung kanilang crispy pork roll. So sulit na rin kasi napakalaki, ang hirap tainin dahil ang hirap ubusin, no? Malaki yung kanilang serving, kaya okay na rin sa presyo. So tingin ko hanggang dito na lang muna yung video natin sa pamamasyal natin dito sa Brighton Beach ng Adelaide, South Australia. So, maraming salamat sa pagsama sa akin. So tingnan natin sa susunod kung saan tayo mapapadpad pa sa pamamasyal dito sa Australia. Yan. Kaya let's wrap up and see you on the next one.